because He lives. Sa ating Panginoong Kristo. Magsisimula na po ang ating gawain sa gabing ito. Iniimbitahan na po ang lahat na magpa-rito sa ating sanctuary. At maaari po ba tayong tumayo para sa ating opening prayer? At tinatawagan ko si Brother Boy para sa ating opening prayer. Praise God. Tayo po'y manalangin, tumingin ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Pakapangirayan Diyos, ang Diyos na hindi nagbabagong at magpakailanman. Muli, Panginoon, maraming salamat lang sa gabing ito at pinakumpong bawat isa. Umarito, Panginoon, Lord Jesus,
Lord, upang Panginoon muli ikaw ay aming makapiling. At Panginoon, tunay nga Panginoon, Lord, i-abides, Panginoon, tulad po ni Enoch, Panginoon, Lord. Yan lang ang kanyang nasay na sa tuwi na, Panginoon, ikaw ay kanyang makapiling. At dumating ang panahon, Panginoon, Lord, na siya, Panginoon, ay na-rapture nga, Panginoon. At yan lang din, Panginoon, na aming saloobin, Panginoon, na sa tuwi na, hindi lang sa church, Panginoon, kundi kahit saan kang pumaroon, Panginoon, na alalahanin namin lagi na ikaw ay aming kasama, Panginoon. At kung ikaw ay aming kasama, sino pa kaya, Panginoon, Lord, Lord, panagumpay sa amin, yamang ikaw ay aming kasama, Panginoon. Mga lahat ng mga troubles and trials, Panginoon, Lord, mga kabigatan o anuman mga suliranin, Panginoon, na mapangyayari sa aming mga buhay, o Diyos, ito ay aming mapapagtagumpayan, Panginoon, yamang ikaw ay kasama namin. And because you live, we can face tomorrow, Panginoon. At hawak mo ang lahat sa iyong mga kamay, Lord, sinabi mo nga, Panginoon, Lord, na Panginoon, Lord, na gusto mo kami makapiling, kaya Panginoon, hawakan niyo lang po ang bawat isa at hanggang humantong kami sa huli ng aming mga buhay ay may paglingkod lang namin, makapagpurit, makasamba kami sa iyong dakilang pangalan na siya namang nararapat, O Diyos. Yamang naunawaan namin ang iyong pag-ibig sa amin, na ikaw ang siyang unang umibig sa amin at kami nagpapasalamat lang. At patuloy, Panginoon, na lagak lang sa aming puso na tunay na umibig din sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Lord, marami po salamat. Katagpuin niyo lang po bawat pangangailangan sa gabing ito, O Diyos. Lord, Panginoon, Lord Jesus, tunay nga na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay nito, kung ano pangangailangan ng bawat isa. Ngunit, Panginoon, kami naniniwala na ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, Panginoon. Yan lang po aming tinatawag na greatest weapon na masasabi, Panginoon, Lord, sa dakong ito na sangkalupaan, Panginoon. Maraming salamat lang, O Diyos, sa lahat ng pag-ibig, gabay at patnubay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, mawilan sila lahat takapurihan, kanakakalatihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa hindi pagpapatagal, dadako na tayo sa ating praise and worship. Pari niyo ba akong samahan mo yung mga kapatid sa pag-awit, Standing on the Promises. Promises of God, my Savior.
Savior standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with sword. Standing on the promises of God. Sing it, church. Promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Promises of God. Isa pa mga kapatid, standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Of God. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sino ba ang nagagalak sa awitin na yan? Kasi sa sanlibutan sa mga kapatid natin, may mga pangako, may mga kaibigan natin na ngako, pero lahat yun nakakalimutan. Pero itong ating pinagsisibahan na Diyos, ito lang ang hindi niya kayang gawin, yung kalimutan yung kanyang mga pangako. Amen. Kaya ito lang tinatayuan natin. Amen. Praise God.
Hallelujah. Maaari niyo pa bang uling samahan, mga kapatid? Awatin natin yung banal mong tahanan. Sa'yo.
naniniwala ko lahat ito. Ito ang awit natin. Nabigyan tayo ng Panginoon ng pusong dalisay. Dahil kung wala yung pusong dalisay, walang pag-ibig sa mga kapatid natin, mga magulang, maging mga kapitbahay natin. Pero pag binigay ito natin, Panginoon, iibigin natin siya kung at may iibigin natin ang Panginoon na hindi nakikita. Thank you, Lord. Pusong dalisay ang aking nais na likhain mo para sa akin. Pusong dalisay ang aking sa isa pang bahagi nating gawain ng pagbigay ng awit sa ating Panginoon at mga sharing sa mga nangyari sa atin ngayong nakaraang linggo. I do believe na lahat tayo ay may pagpapala sa ating buhay. At lahat ng nangyari sa ating buhay, tinuturing natin ito na blessings. Simulan ko na lang din. Actually, nung kahapon, inagahan ko yung, sabi ko kasi Monday, traffic. So, maaga akong nag-prepare. Kung tutusin, maaga ako darating sa office ng mga 20 minutes or 30 minutes. Kasi, normally nadating ko sakto eh. Kung 8:30 yung time natin, dumarating ako 8:30.
8:29, 8:30. So, laging ganun. So, inagahan ko nung kahapon. Nung paalis na ako, napainit ko na yung motor. Paglabas na paglabas ko ng gate, namatay yung, di umaandar yung motor. Yung, nung chinek ko, yung silinyador ng motor, naputol. Pero nagpapasalamat ako kasi hindi ako nakaalis sa lugar sa bahay namin, sa labas lang ako ng gate. Kasi kung naabutan ako noon sa gitna ng kalsada, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kasi umaandar tayo tapos mawawalan tayo ng control sa gas. Mahirap. Lalo't Monday, maraming sakyan sa Commonwealth. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon kasi although parang hindi magandang tingin sa ordinaryong mata ng tao, hindi siya magandang tingnan kasi papasok ka ng maaga tas nasiraan ka. Pero sa atin, blessing yun kasi sa ganong paraan, iniingatan tayo ng ating Panginoon. So, naging maganda kasi napaayos ko pa rin yung motor at nakapasok ako dahil napalitan ko yung cable ng motor. Kaya binabalik ko lang sa Panginoon lahat ng papuri dahil lagi niya tayong iniingatan. Amen. Praise God. Sino po bang nais magpatotoo? Sister Angel? Gandang gabi po sa ating mahal na Panginoon, hindi po sa ating lahat. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon dahil dun sa dalawang burden na matagal ko rin pong tiniis. Kasi po yung kapatid ko, tuwing umaalis, tuwing umuwi po siya sa bahay, inuutusan niya po ako, isang pack. Hindi lang po isang pack ng cigarette, kundi dalawa. Hindi pa po nakontento, rim-rim na po. So, tuwing nagsisigarilyo po siya, ginagawa niya po akong panabong. Yung bubugahan ka, tuwan-tuwa siya sa ganung paraan, pero sa akin po talaga nalulungkot ako. Kahit umalis ako sa bahay para lang di ko maamoy yung smoke, pag uwi ko naman po ng bahay, nandyan pa rin po yung amoy niya. So, yung second-hand smoker, mas ma-affected po kaysa dun sa first smoker. So, matagal ko pong tiniis yun, nakita ng Panginoon. Minsan ko na po siyang sinuway. Sabi ko, pag magsisigarilyo ka naman, wag mo naman ako gawing panabong. Kasi, hindi naman ako manok. So, 3 to 4 years, tiniis ko po yun. Nanalangin ako sa Panginoon. Sinagot niya po nung umuwi po siya sa bahay. Hindi na po siya nagpabili, nagulat ako. Hindi na po siya nagpabili ng sigarilyo kasi ang bigat po sa dibdib ko yun. Hindi ako sa Panginoon. Sabi ko, ba't di ka ba magpapabili ng sigarilyo? Sabi niya, hindi na, mapait na sa panlasa ko. Hindi pa po yun, yung isa naman po yung alak naman po. Pag umiinom po siya, binabato niya po ako. Pag natutulog, minsan ko na po siya sinaway. Sabi niya, hindi ko na ba pwedeng magawa sa sarili kong pamamahay. Tama naman po siya. Hindi pa din po natapos doon. Pinanalangin ko ng sobra sa Panginoon. Hanggat ito po, umuwi siya nung April. Ano po? Sabi ko, di ka ba magpapabili ng alak? Sabi niya, nangusap ang Panginoon sa akin. Sabi niya, dahil hindi, pinanalangin ko rin po yun. Sabi, may bumulong daw po sa kanya kasi tuwing nasa trabaho po siya, umiinom sila ng alak. Hindi po maiwasan yun. So, kahit ayaw niya naman po, pero sabi niya, nagsusorry lang siya, panay ang sorry niya kay Lord. Pero dumating na po yung punto na kinausap siya ng Panginoon, may bumulong daw sa kanya. Ang sabi, napakasinungaling mo. Paulit-ulit mong ginagawa, pero nagsusorry ka, pero paulit-ulit mong ginawa. Kaya nung umuwi po siya nung April, hindi ka ba magpapabili ng alak?
Sabi niya, hindi na mo sa Panginoon sa akin. Purihin ang Panginoon dahil yung mga burdens ko po ay isa-isa niya pong inalis. So, maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. Amen. God bless you, Sister Angel. Bigla akong naalala yung kwento ng prophet na yung dalawang magkaibigan na manginginom na hindi sila naniniwala na meron pang Christian. To make the story short, yung isang babae, yung asawa ng isang manginginom, naipakita niya yung buhay ng Kristiyano, kaya naniwala siya na meron pang ang Kristiyano. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord, meron pa bang sis? Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at higit na po sa ating dakilang Panginoon sa gabing ito. Gusto ko lang po magpasalamat muli dahil dinako niya ako sa gawain ngayong Tuesday. Tsaka meron din po akong gustong testimony. Hindi po para sa akin kundi tungkol po sa amo ko po tsaka yun sa alaga kong kay Casey. Kasi last week po, nagkukwento po kasi sa akin si Sister Ninita na mukhang tagili daw si Casey sa school niya, yung sa test niya. Kaya nag-aalala siya masyado, hindi siya nakakatulog. Tsaka hindi rin siya masyadong nakakakain kasi hindi pa po nila kasi sinasabi sa brother husband niya kasi hindi po alam niya kung paano niya sasabihin kasi madalas po kasi nagagalit yung amo kong lalaki pagdating po sa ganyan po, sa grade po. Eh ngayon sabi ni ate, paano ba yan, Leia? Eh mukhang tagilid si Casey. Sabi ko lang kay ate, sabi ko, pray ka lang, te. Wala namang imposible, baka malay natin hipuin ang Panginoon yung puso ni kuya na huwag siyang magalit kay Shobe pag sinabi na may tagilid siya sa subject niya. Eh ngayon nung Monday, pumasok si Shobe, tapos para i-check lang po kung ano po talaga yung status niya sa school. Tapos nag-worry na naman si ate, sinisikmura siya, hindi siya masyadong makakain kasi nga hindi nila alam kung paano sasabihin kay kuya. Ngayon sabi ko kay ate, pray ka lang te, wala namang imposible sa Panginoon. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya kasi alam naman natin nga, yun lang naman talaga yung way, yung prayer. Malaking bagay po talaga yun sa atin. Ngayon, pumasok po sila dun sa office ni kuya. Kasama po si Casey, sabi ni ate paglabas, praise God. Sabi ko, bakit te? Sabi niya, Leia, sabi niya, hindi nagalit si kuya. Sabi niya, nag-pray ka ba? Tumawa lang ako. Sabi ko, naman te, last week pa. Tapos sabi niya, salamat ha. Kaya kahit sa maliit na bagay, sobrang napapasalamat ha. Sa Panginoon. Kahit hindi ako napipray para sa akin. Misa naawa po kasi ako sa kanila kay ate kasi lagi na lang siyang nag-worry pagdating sa grade ni Shobe. Kaya binabalik ko lang po sa Panginoon yung pasasalamat. God bless you, Sister Le. Talagang napalaki ng tulong ng panalangin sa ating buhay. Actually, lahat tayo may patotoo sa bawat prayer natin. Lahat tayo na itinutugon. Kaya, mga kapatid natin, magpalakasan lang tayo sa panalangin. Amen. Praise God. Sa hindi pagkapagatagal, maaari po pa tayong tumayo para sa preaching of the word. Maaari ba natin awitin yung Lord Prepare Me? Thanksgiving, I'll be
ng isa pang awitin. Mari ba natin muling awitin yung ano, yung banal mong tahanan. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ama, salamat po Lord God sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord, na misang pama na makapiling ka namin muli, Panginoon, sa bahay dalangin ng ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Lord, salamat sa kagalingan, Panginoon, salamat sa tugon ang bawat dalangin, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat din po, Lord, bagamat naging masama ang panahon, Panginoon, Lord God, ito'y hindi naging hadlang sa amin, Panginoon, upang makaparito kami sa bahay dalanginan, Panginoon. Lord God, dalangin ko, Panginoon, na ikaw nawa ang mausap, Panginoon, sa iyong mga anak, Ama. Lord, dalangin ko na ikaw, Panginoon, ang magbigay buhay sa iyong salita, Lord God. Itago mo po ko sa iyong likuran, Panginoon. Huwag ako ang kanilang makita, kundi ikaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa, Ama. Pahiran mo po ang iyong salita, Ama. Ikaw po ang mangusap sa bawat salita, Panginoon. Aking mga kapatid na naka-livestream, Panginoon, Lord Jesus. Lord,
Ikaw po ang nakakalam ng kanilang panalangin. Panginoon Lord Jesus, pray Panginoon na maging channel of blessing lamang Panginoon ng Lord, ang church na ito Panginoon sa aming mga kapatiran Panginoon. Maraming salamat po Ama sa buhay ng aming pastor Ama. Ikaw po ang patuloy na magpala Lord, kalakasan, kalusugan Panginoon, gabay at patnubay Panginoon. Salamat po Ama sa lahat ng ito Ama. Lord God, at anuman Panginoon na nakita mo Lord sa iyong mga anak Ama, anumang bahid, Lord God, ng Lord ng pagkakamali, kakasala, Panginoon, bagay na hindi nakapagpalugod sa iyo, Ma, Lord, misampay amin pong kinukonfess sa iyong halapan, Lord Jesus. Niwala kami, Ama, na iyong dugo ay sapat at higit na makapangyarihan kaysa aming kasalanan, Panginoon, Lord Jesus, at handang magpatawad, Panginoon, at maglinis sa amin, Ma. Lord, misampay, Ma, Lord, linisin mo po ang bawat isa, maging masarap na samyo sa iyong harapan, Panginoon. Isang buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Bless mo po ang bawat isa, Ama. Sa lahat ng ito, Ama, ikaw po ang may taas sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. And we love you, Lord. And give you glory and honor. In Jesus Christ, wonderful name, tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi sa inyong harapan. Amen. Surpresa ako ni Pastor eh. Praise God. Kaya, amen. Kala ko hindi na ako makatayo. Pero, thy will be done. Amen. Tulungan tayo natin mahal na Panginoon. At sa kaunting pagkakataon ay maging channel of blessing. Praise God. Amen. Pray for me mga kapatid na way maging blessing po to sa bawat isa sa atin. Amen. Na-bless lang po ako rito sa inspiration na ito, mga kapatid. Basahin po natin ang ating konteksto dito sa Colossians chapter 3, verse 1 to 17. Amen. Basahin po natin yung kalahating chapter ng Colossians, verse 1 to 17. Sabi niya rito, mga kapatid, sa aklat ng Colossians, sabi, "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God." Amen. "When Christ, who is our life, shall appear, then ye also appear with him in glory." Amen. Verse 5, sabi niya, "Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinance, affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walk sometimes when ye live in them. But now ye also put all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deed, and have put on a new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond or free, but Christ is all and in all. Put on therefore as an elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. And above all these things put on charity, which is a bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body. And be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him."
Amen. Ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita. Makaupo na po kayong lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon na makatayo muli sa inyong harapan. Praise God. Pasalamat din ako sa lahat ng blessing na pinagkaloob na ating Panginoon, maging sa aking bagong work. Amen. Sama ating kapatid, Brother Rolly. Amen. Bagamat medyo kaiba doon sa dati kong work, actually yung mga previous work ko, mga on-site po kasi siya. So, ngayon, nasa field naman, kaya medyo kakaiba. Pero I do believe, wala pong mahirap sa nobya na ating Panginoon. Amen. I do believe, ang nobya na ating Panginoon, they are hard worker. Amen. Pagkat ang ating Panginoong Jesucristo, amen, tinahak niya ang cross ng Kalbaryo. Amen. Dinanas niya ang lahat ng hirap para sa ating mga kapatid. Salib na tayo yung dapat ipako dun sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Inako niya yung kahirapan na yun para sa atin. Sabi na scripture, and by His stripes, amen, we are healed. Kaya kung isipin natin, mga kapatid, napaka-laking inspirasyon. Amen. Ito type natin sa ating mga trabaho. Kaya sabi ko, itong trabaho ko ito, bagamat mahirap, pero sa biyaya ng Panginoon, napakadali lang. Yun. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nga, maraming impluwensya ang kaaway na binibigay sa ating mga kapatid. At narito tayo sa panahon na sabi nga, this is a neurotic age, mga kapatid. Amen. Hindi mo natin ma-discern kung ano talaga ang puti at itim, mga kapatid. Pero salamat, binigyan tayo ng sapat na liwanag, mga kapatid. Hindi yung nakalipas na liwanag, kundi present light in our age, mga kapatid. Kaya kung makita natin yung mensahe na ibinibigay ng Panginoon sa atin, sabi nga, kung hindi pa tayo ma-revive, mga kapatid, ewan ko lang, mga kapatid. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng mabuting pastor. Amen. Na nakaka-discern. Amen. Ng panahon natin, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo equip ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin kayang pagtagumpayan yung mga bagay ng sanlibutan, mga kapatid. Amen. Kaya ito yung binigay na mensahe ng Panginoon. Praise God. Sana I pray na maging blessing po sa inyo, mga kapatid. Sabi nga niya rito, mga kapatid, ni Pablo, ito'y patungkol, mga kapatid, hindi sa mga unbeliever, mga kapatid. Nangungusap siya rito, hindi sa mga make-believer. I do believe, ito'y patungkol sa mga pinanganak. Amen. Mga na-born again sa kariyan ng ating Panginoon. At sabi niya ron, sila na mga naipanganak na maguli. Sabi niya, kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo. In other words, kayo mga na-born again, mga kapatid. Sabi niya, set your affection on things above. Sabi niya, ilagak niyo yung inyong pag-iisip, mga bagay na makalangit. Sabi niya, ilagak niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Although, nandito tayo sa lupang ito, mga kapatid, nasa panahon tayo ng Laodicean Church Age, pero labas tayo sa sistema ng Laodicean Church Age, mga kapatid. Amen. Dahil doon, mga kapatid, binigyan tayo ng isang mundo, mga kapatid. Sabi nga, kapag ikay pinanganak sa kaharian ng ating Panginoon, kung ano yung kultura, amen, no mundo yun, yun yung ipapamuhay mo, mga kapatid. Kapag pinanganak ka sa mga bagay ng makalangit, mga kapatid, kung ano yung nature ng langit, yun yung ipapamalas mo, mga kapatid. Praise God. At sabi dito, mga kapatid, affection is in the spirit realm, mga kapatid. Alam natin, mayroong five senses, yung physical realm, yung hearing, touch, smell, at ganun din sa spirit, mga kapatid. Praise God. Amen. Sabi nga, hearing is outer realm, physical realm. Maalala natin, yung mga kapatid, yung nung nangaral ang ating Panginoong Jesucristo about the seed, yung mga nahihasikan sa tabing lupa, mga kapatid, tabing daan. Praise God, after nila marinig yung salita ng Panginoon, hindi ito tumubo sa kanilang puso, mga kapatid.
Merong iba naman dun sa dawagan. Amen. Sa bato, mga kapatid, narinig nila yung salita ng ating Panginoon. Pero dahil sa walang ugat, mga kapatid, hindi nakapamunga yung salita ng ating Panginoon. Yung iba naman ay nahasik doon sa dawagan. Amen. Dahil sa maraming sumisibol na temptation, maraming nag-a-absorb doon sa word. Amen. Yung sabihin, meron siyang mga kasabayan na tinatangkilik. Praise God. Bukod doon sa salita ng ating Panginoon, hindi rin nakapamunga yung salita ng ating Panginoon. Pero merong nahasik doon sa matabang lupa. Amen. Kung saan na nagana yung salita ng ating Panginoon. Amen. So affection is a spiritual realm, mga kapatid. Sabi nga, when you hear the word, you have the conviction in your heart. And that is right. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, sabi sa scripture, amen, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Amen. Sabi ng scripture, tayo maging vigilante, mga kapatid. Amen. And vigilant means keeping careful, watch or possible danger or difficulties. Amen. Watchful, wake awake. Alert means being on a lookout, especially for danger or opportunity. So, sabi nga, ang labanan natin dito, mga kapatid, hindi po physical realm. Hindi po tayo nakikipaglaban sa diablo ng flesh and blood, mga kapatid. Kundi spiritual realm, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, spirit realm, amen, meron diyang memory. Memory, imagination, conscience, affection, and reasoning. Praise God. Based on my experience, mga kapatid, sabi nga nung nagba-Bible study pa sa akin, sa amin si Pastor, mga kapatid, sabi ko nga, kakaiba tong spirit realm na to. Paano ba to, paano ba to nagaganap sa isang believer? Pero kaka-pray ko sa Panginoon, sabi nga, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Amen. So dumarating, baga, kung paano naranasan nito, mga kapatid, yung pananampalataya na narinig ko, mga kapatid, pumasok muna sa aking kaisipan. Amen. Kasi hindi naman agad-agad yan, mabuborn again ka, magkakaroon ng conviction sa puso mo, mga kapatid. Maririnig mo muna yan sa iyong pakinig. Sabi nga sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Amen. At bababa yan sa iyong imagination. Praise God. Mag-imagining ka na, isipin mo na kung kalooban ba ng Diyos yun, or salita ba yun ng tao, o kuro-kuro lang. Praise God. Amen. So, kakabasa ng scripture, kakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga ng scripture, amen, cast down all imagination. Amen. Sabi sa 2 Corinthians 10, verse 5, casting down all imagination, every high things that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. So, napakinggan ko, na-imagining ko, naisip ko, mga kapatid, na ito'y salita ng ating Panginoon, ito'y totoo, mga kapatid. Praise God. At bumaba dun sa aking konsyensya, mga kapatid. Alam natin na bawat tao mayroong konsyensya, mga kapatid. At sabi nga, yung konsyensya mo niyan, kapag lagi mong tinotolerate yan, mga kapatid, isang araw, hindi ka na makukonsyensya. Pag lagi mong habits na gumawa ng kasalanan, habits mo lagi magsinungaling, habits mo lagi na magsalita ng masama, praise God, isang araw, hindi ka na makukonsyensya. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid, Brother Finwell, naalala ko pa, mga kapatid, sabi nga, yung puso natin, meron niyang cycle na kapag gumawa ka ng kasalanan, iikot yan. Praise God. At kapag lagi mong tinotolerate yung kasalanan na yun, mga kapatid, isang araw, hindi ka na magkakaroon ng conviction sa puso mo. Kasi parang umikot na yung cycle ng puso mo, mga kapatid.
Yung konsensya mo, wala na, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya bababa yun sa iyong conscience. Hallelujah. At magpapasya ka ngayon kung tatanggapin mo o hindi ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Sabi nga, conscience is a inner feeling or inner voice as acting as a guide to the rightness or wrongness of one's behavior. Amen. So, bawat isa, kahit hindi ka pa born again, amen, natural yan sa iyo, mga kapatid. Pero, kakapakinig ng salita ng ating Panginoon, amen, na pag-unawa mo, mga kapatid, na hindi ka pala nakakapakinig dahil gusto mo makinig. Amen. Nakapakinig ka, brother and sister, dahil meron palang binhi dun sa puso mo. Alam mo, yung napapakinggan mo ay bahagi ka noon, mga kapatid. Kaya nga, lalo mong na-appreciate yung salita natin, Panginoon, nang sabihin niya, "My sheep always hear my voice." Amen. You can say, "Amen, Lord." Hallelujah. Praise God. Na merong tumitibok sa iyong puso, mga kapatid. Amen. "My sheep always hear my voice." At pagka na-realize mo, mga kapatid, na-acknowledge mo ang salita ng ating Panginoon, amen, diyan ngayon papasok yung affection. Amen. Magkakaroon ngayon ng reaction ngayon sa buhay mo yan, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, affection, it produces faith in action. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ni James, "Faith without work is dead." Praise God. Magkakaroon na ngayon ng reaction yung napapakinggan mo. Sabi nga, it will produce what you believe, your action to the reaction. Hallelujah. Amen. So, yun yung affection, mga kapatid. Pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Bumaba ito sa ating imagination, conscience, at pagkatapos ipuproduce ito, mga kapatid, ayon sa kalooban ng salita ng ating Panginoon. At pag lumagpas ka ron, mga kapatid, reasoning na yun, mga kapatid. Kaya lima yan, mga kapatid. Memory, imagination, conscience, affection, and reasoning. Yung reasoning, sabi nga ng mensahe, mga kapatid, dalawa lang ipoproduce nito, faith or doubt, mga kapatid. At sabi ng mensahe, mga kapatid, reasoning, sabi niya, binalaan tayo ng propeta patungkol dito, mga kapatid, sabi niya, "But God can give nothing else but His Word." Amen? Because that what is choose first. And when God makes a decision, whatever remained that way. And Satan took reasoning and took the reasoning and attacked the word and shook Eve of that fact. Do you believe? Yan yung ginamit na nakasangkapan ng kaaway, mga kapatid, upang madaya si Eva, mga kapatid. Tinuruan niya si Eve na mag-reason out sa salita ng ating Panginoon. At sabi rin, mga kapatid, in that right, that's right, that's by reasoning, human reasoning. Now, the only way that she could God disbelieve God's word, it had to be appealing. And Satan knows how to make reasoning appealing. It has to appeal to you. And sin is very appealing. And there's only one sin, that's unbelief. So it's really appealing. Satan makes sin so appealing to you. Amen. Now Satan in this time set up the same system that he did in the Garden of Eden, reasoning against the word of this prophet. Same thing. Now Satan set his system up. He had more than one or two people to deal with now. He had billions to deal with. Right? Amen. Kaya huwag tayong lalagpas doon, mga kapatid. Amen. Mag-reason out sa salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sa message ng "You must be born again," sabi ng ating kapatid, Brother Benham, "So in order, if you're born again," amen, binasa natin kanina, mga kapatid, ating ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay ng mga langit. Sabi nga, mga kapatid, ito'y patungkol sa mga naipanganak na maguli sa karian ng ating Panginoon. Sabi niya, in order if you are born again and got a new parent, then you got a new nature. The old nature dead, and you got a new nature. You once were going one way, now you're going another way. You once was going in this way down, now you're
going this way up. Your affection are set on things above. And a new affection, you don't love the things of the world no more. Your affection is of God. You don't care what man say, how they laugh at you and say your old model. Amen. Yan ba'y nararanasan natin? Hallelujah. And whatever it's like that, you don't care because you're born of above and your affection are set on things above. God's that not ashamed of you and you're not ashamed of Him. You say amen? Praise God. Hallelujah. So verse 84, talagang tayo. Now what kind of a nature have you got then, Brother Branham? His nature. If he had my father's nature, then I'll do the things my father's did. But now that I'm born again, it depends on who my father was. If you're just born in the church, you got a church father, and you can call him father if you want to. You call him anything you want to because he's your father. But if your father is God, amen, you're born in the family of God. You seek those things that pertain to God. That's right. Then you are God's child. Your nature is God's nature. Then when some, or you can hear them, some of them say, oh, our church believes the days of miracle is past. How could you believe the days of miracle is past when the very nature of God's is in you? Amen. When He is altogether miracle, His nature's miracle, His habits miracle, His whole being is miracle. How can you be anything else but miracle? Your new birth is miracle. Amen. Your new life is miracle. Even your nature is miracle. How could you look back and say, then things are dead? This is right. See, you're a new creature. New creature. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kapag ka may naririnig tayong iba, praise God. Hindi natin agad-agad mapaniwalaan. Praise God. Kapag hindi ito ayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi ito ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nga desire natin mga kapatid, sabi nga ni Pablo mga kapatid sa Colossians din, chapter 1 verse 26. Hallelujah. Itong mga naitagong hiwaga na ito mga kapatid na naipahayag sa atin, praise God, sabi niya, even the mystery which has been hid in the ages from generation, but now is made manifest to His saints. Amen. Hallelujah. To whom God would make know what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Hallelujah! Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yan po yan yung desire ng bawat manggagawa, mga kapatid, na makaabot tayo sa kasakdalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganun na lamang si Pablo, mga kapatid, ganun na lamang ating kapatid, Brother Branham, nang ipakita sa kanya, mga kapatid, yung preview of the bride. Hallelujah! Sabi ro na anghel sa kanya, gusto mo bang makita yung church ng Amerika? Praise God. Hallelujah. Naroon pinakita na anghel sa kanya sa isang vision, mga kapatid. Hallelujah, church ng Amerika, mga kapatid. Nagsasayaw sa tugtog ng rock and roll, mga kapatid. At ang pinaka-worst pa nun, mga kapatid, mga wala silang damit. Hallelujah. Sabi natin kapatid Brother Branham, dinadagukan niya yung kanyang puso. Hallelujah. Sabi niya, ito lang ba yung may po-produce ng aking mensahe? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pero sabi namin sa kanya, huwag kang umiyak. Minsan pa magpapakita ang nobya. Hallelujah. Amen. Kaya pinakita ng Panginoon ang nobya. Hallelujah. Napaka-hinhina. Mga kababaihan, hallelujah, napakahaba ng kanilang buhok. Hallelujah, at sila'y naglalakad ng diretso, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga yung tugtog, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Hallelujah.
At nung nakita niya yung dalawang believer doon, mga kapatid, na medyo nasusway. Hallelujah, sabi natin kapatid, so, napasigaw tuloy ang ating kapatid, stay on the line! Hallelujah! Praise God, hallelujah! Kaya naibsan yung lungkot ng ating kapatid, Verna. So yan ang desire ng bawat magagawa, mga kapatid. And yan din ang dalangin ko, mga kapatid, sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah! Praise God, hallelujah! Sabi niya, mga kapatid, sa 1 John 3, verse 1 to 3, amen. So, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us that we should be called sons of God. Therefore the world knoweth us not because it knew him not. Beloved, now we are sons of God. Amen. Tayo mga anak na babae at lalaki ng ating Panginoon, and that not yet appear what we shall be, but we know. Amen. But we know by revelation. Hallelujah. Amen. When He shall appear, we shall be like Him. Amen. Kaya nga tayo, hindi tayo sumusuntok sa buwan, mga kapatid. Hallelujah. We are not blind followers, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam natin kung sino ating sinusundan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. When He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Amen. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, mga kapatid. Sabi nga ron, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Tumingin lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Huwag tayong titingin sa kaliwa, huwag tayong titingin sa kanan, mga kapatid. Praise God. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Sabi nga, verse 3, and every man that had this hope in Him purified himself, even as He is pure. Kaya mga kapatid, hindi natin sinasanctify ang ating sarili para masabing tayo banal. Praise God. Hindi, sinasanctify natin ang ating sarili dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Alam natin, ayaw natin na tayo makatisod sa ibang tao, mga kapatid. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Look at Him. Sabi nga, ng propeta, mga kapatid, looking is different. Iba po yung tinitignan sa tinititigan. Tama po ba? Amen. Look at Him is different than to saw Him. Sabi nga, sometimes God work in as usual way, above the mind, human thinking. Sabi sa falling apart of the word, sabi nga, but we got a kingdom, and this kingdom, it has internal light. Not membership, but internal light. And it's governed by internal king, an internal kingdom full of internal light, controlled by the internal king to an internal people. Amen. That were predestinated before the foundation of the world. For those who He foreknow, He called, and those who He called, He justified, and those He justified, He has glorified. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hebrews 11. That's right. Now, it depends on what you're looking for. If you're Abraham, amen. He's talking about Abraham's seed. Amen. If you're Abraham, you're looking for that kingdom. Amen. Praise God. Now, an internal kingdom full of internal life, controlled by internal king, by His internal word, to the predestinated internal people. There is why. It's always was, always will be, never had a beginning or an end. In the mind of God, it was the very, when it was God internally, and the purpose of God will be carried out. Amen. Kaya, kahit anong gawin natin, mga kapatid, amen, mananaig ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Ilipas ang langit at ang lupa, pero ang kanyang salita, mga kapatid, hindi ito kukupas, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi nga, kung tayo ay panganak na maguli, amen, hanapin natin yung mga bagay na makalangit. Where Christ seated on the right hand of God. Sabi nga, set your affection on things above, not on things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Amen. When Christ, who is our life, shall appear, then ye shall also appear with Him in glory. Hallelujah. Amen. Philippians chapter 4, verse 5 to 9.
Sabi niya, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Amen. What a promise, mga kapatid. Hallelujah. Verse 8, sabi niya, finally, brethren, whatsoever things are few, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things that good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Amen. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do the God, and the God of peace shall be with you. Amen. Sabi nga mga kapatid, ang ating kaisipan, ito ang battleground ng kaaway, mga kapatid. Praise God. Sa ating kaisipan, mga kapatid, diyan ka nananagumpay at diyan ka rin natatalo, mga kapatid. Sabi nga ng propeta, mga kapatid, this is the greatest battle ever po, mga kapatid. Ang katagumpayan at ang kabiguan ay nagsisimula sa kaisipan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ng propeta, mga kapatid, kailangan nating protektahan, amen, ang ating kaisipan, ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, watch your thought, it produce words. Sabi nga, watch your word, it produce action. And watch your action, it's become habits. And watch your habits, it becomes character. And watch your character, it becomes your destiny. Hallelujah. Kaya sabi, tayo laging mag-isip ng positibo. Think positive. Think the mind of God. Philippians chapter 2, let the mind of Christ be in you. Amen. Praise God. Another thing, mga kapatid, sabi pa niya, mga kapatid, tayo'y binigyan ng Diyos, hindi ng espiritu ng pagkatakot, mga kapatid, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kausayan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi niya sa Ephesians chapter 4, verse 8, wherefore he said, when he ascended up on high, he let the captivity captive, and gave gifts unto men. Amen. Praise God. Sabi niya, God gave His anointing for every age, just to ever overcome your age. And in our days, God gave us His double portion, a double anointing. Praise God. The eagle anointing and the lamb's anointing, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Kung paano ang kaaway, amen, pinagsama-sama niya ang lahat ng person niya, red horse power, black horse power, and white horse power. Amen. At naging fail horse power, mga kapatid. Praise God. Demonic. Ano yun? Political power, demonic power, and religious power, mga kapatid. Praise God. Kung hindi tayo sasangkapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Siguro, isa tayo sa madadaklot at madadaya ng kaaway. At sabi ron sa Book of Seal, naroon yung kamatayan. Praise God. Naroon yung Hades, mga kapatid. Sumusunod sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Pero salamat sa ating Panginoon. Amen. Na binigyan niya tayo ng pinakamataas na pagkapahid. Hallelujah. Amen. Ay gano'n lamang ang sabi ni David, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Na sabi niya, mga kapatid, na isang bagay lang inihiling ko sa Panginoon, na makatahan ako kahit isang araw lang. Amen. Sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Stay with the Word. Amen. Sa message ng The Ark, sabi niya, sabi ng propeta, 1955, amen. Sabi niya, so what kind of the Holy Spirit they formed that way? They could not stand to go on like that. So God said to Noah, sabi niya, pitch it within and without. Both sides pitch it.
Then I was studying over what which was made out. Patungkol sa arka ng ating Panginoon. Amen. Na tinuro niya kay Noah, mga kapatid. Praise God. Sabi niya, pahiran mo yun. Labas at loob. Praise God. Napaka gandang illustration nito, mga kapatid, sa isang Kristiyano, mga kapatid. Hindi lang pinahiran sa labas, mga kapatid, kundi sa loob din, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, amen. Then I was studying over and which was made out, and I went back and got it, and went back and the old dictionary began to find out what which meant into a Greek. I find out that which mean one thing, mean to substance, but how they got which, they beat it out of another tree. Praise God. It was like a rosin, and they beat it out and boiled it, and then pour it on and become peach. Praise God. So yung isang punong yung mga kapatid, praise God, didikdikin yun mga kapatid, pakukuluan, hanggang sa makuha yung katas mga kapatid, galing sa isang puno mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, what a beautiful thing of wood before it cut down. A certain time of timber, being human, Christ in His humility, being human, and the church, His ark today, coming into His church. Praise God. Pakinggan niyo mga kapatid. Which is no more than His own spiritual body here on earth, that Christ was cut down and life was beat out of Him. Amen. That it might be applied to the church. Amen. Hallelujah. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pinarusahan siya. Amen. Binugbog siya, mga kapatid. Kumbaga sa isang rosas, kinatas yung rosas na yung mga kapatid. Para lumabas yung fragrance niya, mga kapatid. Amen. Ano daw yung ipuproduce nun, mga kapatid? Sabi nun, that Christ was cut down and the life was beat out of Him that it might be applied to the church. Hallelujah! Amen! Now this soft gopher wood, then they pour in hot pitch over it. It soaked it up right quick, inside and out, and made it sealed. Amen! Oh, you see? A seal, a soaking of Word of God. Christ pouring the Holy Spirit head up. Amen! It won't run out when it's cold. It's got to get hot. Amen! Kaya nga sabi sa Laodicean Church Age, di ba? Amen. Ayaw ng Diyos na tayo maging malahininga. Amen. Gusto sana ng Panginoon na tayo maging mainit. Praise God. O malamig. Pag malamig ka, pwede ka pang painitin ng Panginoon. Praise God. O mainit ka, mas lalo ka pang painitin ng ating Panginoon. Pero pag malahininga ka, mga kapatid, isusuka ka ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. What we need today is an old-fashioned Holy Ghost meeting, head up, poured down. They took that soaked gopher wood, the big ladle, and poured it on, and the gopher wood, real soap, ready. Then from the inside and out, that pitch went through and cased it over like steel. Grabe, no? No water could seep it at all. It was a protection. And every man that comes and receives Christ and quotes Him by the Holy Spirit becomes so one-minded till he has nothing else but Christ. He doesn't care for the world anymore. You can bump him, bounce him, kick him out, do everything you want. His case over. In other words, he's sealed. He's sealed up all the cracks that what did with the fish. And the Bible said what? You know what the ceiling is for? Have with this art today, Ephesians chapter 4, verse 30, said, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed or fixed. Praise God. Amen. Until the day of your redemption. Amen. All sealed up, every portion of wood, every little outlet, every little hole, every little crack, every little pore in the wood, it's just sealed, encased with the Spirit of God. Oh, how marvelous. Amen. Hallelujah. Nakita niyo po ba mga kapatid? Pag meron pa kayong kainan sa ating Panginoon, kung meron pang nagluluwag sa pananampalataya,
Pa-pitch na natin sa ating Panginoon. Patapalan na natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Kung yung mga character natin, praise God, mayroong pang butas, patapalan na natin sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kung meron pa tayong nagluluwag na mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng ating kapatid, Brother Branham, the Holy Ghost, amen, we'll pitch it, mga kapatid. Patapalan na natin sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! And I tell you, don't let the word creep into you. Don't let the word get into your churches, brethren. Pray it out. Pass it out until God's come down and take a hold. That's right. Keep the joy of the Lord among the saints and keep them pray up and guard every little place. If Noah sink a leak in his ark, why, he put some pitch in it. And so that about the best thing I know to keep the leak out, the word out, is to stop up the leak. And the best thing that I know to do, only one way to do, it's, that's prayer. Prayer stop the leak. Prayer change things. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya, kung meron pa tayong bagay na hindi pa natin maisuko sa ating Panginoon, amen. Patapalan na natin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Balik tayo dun sa ating text, mga kapatid, sa verse 6, sabi niya, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinateness, affection, and evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh of the children of disobedience. In them ye also walk sometime when ye live in them, but now ye also put off of this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Amen. Sabi ng Panginoon, amen. Mortify ourselves. Sabi niya, patayin na natin ang mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Mga bagay na karnal, mga kapatid. Ating patayin daw, mga kapatid. So, sinabing patayin. Huwag po tayong magtitira katulad ni Saul. Praise God. Naging tinik ito ng laman sa kanila, mga kapatid. Praise God. Pag sinabi ng Panginoon, patayin po natin yan, mga kapatid. Isuko po natin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Alam natin, sabi nga sa propesiya ni Pablo, mga kapatid, sa uling panahon, napaka-tindi, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, perilous day shall come, mga kapatid. Nakakatakot yung huling panahon, mga kapatid, na mararanasan ng tao, mga kapatid. Sabi niya ng scripture, for men shall lovers of their own self, covetous, boaster, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breaker, false accuser, incontinent, fierce, despiser of those that are good, traitor, heady-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Amen. Having the form of godliness. Ay pa pinakamatindi, mga kapatid. May anyo ng kabanalan. Praise God. Pero wala ang kapangyarihan ito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, sa verse 10, let us put on a new man, which is renewed in the knowledge after the image of Him that created him. Kaya nga sa panahon natin, mga kapatid, ina-unfold lahat ng mystery, lahat ng hiwaga, mga kapatid. Kaya nga sabi kay John, kainin mo to, mga kapatid. Amen. Hindi mo lang kunin, kundi kainin mo, mga kapatid. Praise God. Kailangan mong malasahan ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Kailangan itong, hindi lang ito malasahan, kundi umabot ito sa iyong sigmura. Maging bahagi ng katawan mo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya nga sabi ng angel sa kanya, ito'y matamis sa kanyang bibig, pero mapait sa kanyang tiyan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Kailangan niya itong maging bahagi ng kanyang katawan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, let us put a new man, which is renewed in the knowledge after the image of Him that created Him.
Amen. What is that, mga kapatid? The revelation of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Kaya nga sabi ng mga kapatid, by His revelation, tayo binabago ng Diyos. Amen. From glory to glory, mga kapatid. Amen. The more na kinakain natin ng salita ng ating Panginoon, the more na lalo tayo nagiging katulad ng ating Panginoon. Praise God, katulad ng isang caterpillar, mga kapatid. Praise God. Hindi mo pwedeng pilitin sa kanya na maging butterfly agad siya, mga kapatid. Praise God, kailangan niyang kumain. Kailangan niya hanggang sa maubos yung dahon ng aapuno, mga kapatid. At isang araw, in His time, mga kapatid, katulad ng pangaral nating kapatid, Brother Alfred, in His time, Pastor Nestor, in His appointed time, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! The new man, or the inner man. Sabi nga ng propeta, mga kapatid, sa message ng look at the unseen, sabi niya, but the spiritual man on the inside, if you give him the right of way, he might lead you to a little mission somewhere where there is not many people, but there is a spirit of the living God. For the outside man feeds on psychology and intellectual. Pero sabi nito, mga kapatid, but the inside man feeds the Word of God. Amen. Yung katawang lupang ito, mga kapatid, gusto nito yung mga psychology, mga kapatid, mga intellectual, mga smart thing, mga kapatid. Pero yung inner man, mga kapatid, sabi ng propeta, mga kapatid, ang pagkain nun, mga kapatid, is the Word of God. Amen. Praise God. Sabi sa last thing, mga kapatid, amen. Sa Ephesians chapter 1, verse 3, sabi niya, mga kapatid, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. What a promise, brothers and sisters. Hallelujah! Sabi, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So talagang kaluguran ng ating Ama sa langit, mga kapatid, na umabot tayo doon sa adoption, brothers and sisters. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kaluguran ng ating Ama, mga kapatid, na tayo umabot doon sa kasakdalan. Praise God! Hallelujah! Sabi niya, to the praise and glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved. Amen. Ano pa ang ating pag-aalinlangan sa ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Amen. Hallelujah. Where He had abounded toward us all wisdom and prudence by the revelation of God, by the revealed word of the hour. Hallelujah. Amen. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in Him, in whom also we have obtained the inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worked all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise and of glory who first trusted in Christ. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus! Amen. Kaya nga, nakakatuwa po, mga kapatid. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo yung kagalakan, mga kapatid. Message ng ating pastor, the Almighty God Conqueror. The mighty conqueror has come down, mga kapatid. Kung hihimay-himayin lang natin ang mensahe ng ating Panginoon, narito na siya, mga brothers and sisters. Hallelujah! Bukas na ang most holy place, mga kapatid. Hallelujah! At sabi ng mensahe, tayo tumungo roon. Hallelujah! Pinapapasok na tayo doon sa dakong banal. Hallelujah! Hindi lang tayo pinananatili doon sa outer court. Hindi lang sa holy place, mga kapatid.
kundi dun sa dakong kabanal-banalan. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kung saan naroon ang sakdal na kapayapaan, naroon ang sakdal na pag-ibig, mga kapatid. Amen! Hindi lang ito ilusyon, mga kapatid. Hindi lang ito fantastic, mga kapatid. Kaya sabi ng propeta, pag naranasan nyo ang Panginoon, mga kapatid, amen. Kahit balibalik ta rin ka, mga kapatid, amen. Hindi mo magagawang itakwil ang Panginoon. Kaya nga sabi sa scripture, wala nang natitirang hain. Amen. Wala nang natitirang hain. At sino man na tumakwil sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ano kaya sa atin kung lobby ng Panginoon na magsimula sa atin yung revival? Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The mighty God. Amen. The mighty conqueror has come down, mga kapatid. I do believe it's not by might nor by power, but by His Spirit. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Kaya huwag kayong matakot, mga kapatid. Hindi tayo pinagkalooban ng Panginoon ng spirito ng pagkatakot. Sabi nga, binigyan na tayo ng kapangyarihan, amen, ng pag-ibig at ng kausayan, mga kapatid. Amen. At dahil doon, mga kapatid, meron tayong pag-asa, mga kapatid. We're going to the rapture, mga kapatid. Amen. This body, minsan, iniinda na ng katawan natin, sumasakit yung likod natin, sumasakit yung binti natin. Praise God, sumasakit yung batok natin, mga kapatid. Lahat na sumasakit, pati yung mga kasukasuhan natin, mga kapatid. Pero isang araw, babaguhin ito ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! Set your affection on things above. Amen. God bless you. Magpalain kayo ng ating Panginoon. Umayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. Nawitin natin minsan pinawit natin kanina. Banal mong tahanan. Praise God. Sama natin sa panalangin ng ating kapatid, Sister Sailin. Amen. Nag-approach po sa akin yung aking sister wife. Nagsusuka raw po siya at nagdudumi, mga kapatid. Hingi po siya ng prayer, mga kapatid. Yan din ang ating kapatid, Bar Abraham. Praise God. Amen. Sama po natin sa panalangin na manumbalik yung kanyang boses, mga kapatid. Praise the Lord. Pray natin ang bawat isa. Praise God. I believe wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen. Ganun sa ating kapatid, Sister Anna, mga kapatid. Pagalingan sa kanyang paha. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang puso ko'y dumudulo sa'yo. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, sa'yo ay lumisan. Yes, Lord Jesus. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisa. Wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, tayo manalangin. Masalamat po, Lord, sa kaunting mensahe na pinagkaloob, Lord Jesus. Lord, I pray, Panginoon, Lord, na ikaw na ba ang mabigay. Lord,
biyaya nito, Panginoon, sa aming puso, Lord God. Ikaw po ang mag-bless, Panginoon, Lord, na aming ilagak, Panginoon, na aming kaisipan, Panginoon, mga bagay na makalangit, Panginoon, Lord Jesus. Lord, salamat po, Ama, panahong ito, Panginoon, na aming kinabibilangan, Lord. Marami ang taktika ng kaaway, Lord Jesus, upang kami sansalain, Panginoon, Lord God. Ngunit salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng salita, Panginoon, isang hayag na salita, Panginoon, isang bukas na salita, Panginoon, Lord God, na mag-lip up sa amin, Panginoon, katulad ni John, Panginoon, Lord Jesus, Lord, upang aming makita ang mga bagay na makalangit, Panginoon, mga bagay na inilaan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, ang mga inheritance, Panginoon, Lord Jesus, Lord, kagalingan, kalakasan, Panginoon, Lord, kapayapaan, Panginoon, na iyong pangako, Lord Jesus, na hindi kayang tumbasan ng mga bagay ng sanlibutan, Ama. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Ama. Ikaw po ang patuloy na magpala sa iyong mga anak, Lord. Bigay kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa bawat isa, Ama. Napuri ka namin, nasalamatan ka namin, at aming binabalik sa iyong lahat ng ito, Ama. Sa dakilat mga pangyari mong ngalan, Lord Jesus Christ, tayo magsabi ng Amen. Isang pa, hallelujah, witin natin sa chorus. Hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging Amen. God bless you. Ang pinapalik sa amin. Sinta yan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka o Diyos ngayon at kailanman. Isa pa mga kapatid. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sino ba ang pinagpala sa pang-aaral ngayong gabi? Amen. Sama niyo lagi sa prayer ang kapatid natin, Brother Joseph. Laging handa. Amen. Ito yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor. Anytime, sabi nga sa sanlibutan, the show must go on. So, dapat laging prepare ang ating mga kapatid. Kaya, naggalak na galak ako nung tinawag si Brother Joseph, pagtawag pa lang eh. Na nagalak ako, sabi ko, nakakatawa naman itong kapatid natin. Anytime na tawagin, prepare. So, I do believe lahat tayo nagpre-prepare gaya ng pangangaral. Mahalin na po tayong mga kapatid. Na kailangan maging, parang karugtong lang siya nung Sunday. Stage of a perfect man. So, kailangan lagi tayong handa. So, anytime, alam natin na may rapture na darating. Dapat lagi tayong handa. Kasi anytime na dumating yung time ng rapture, naka-prepare tayo palagi. Parang ano eh, ilagay natin sa ano eh, sa Heirs of Bodies. Merong minsan may tumutunog na may laro. Pero yung kapatid natin si Brother Abe, hindi niya pa alam kung kailan yung laro, laging naka-prepare. Parang tayo, laging may battle kasi, laging may battle na nangyayari sa ating isip. So katulad nung nabasa ko ano eh, practice yung faith natin, i-practice natin para maging godly man tayo. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So, itong sa pakikinig natin, ito yung nagpe-perfect sa atin sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Amen. Sino ba nagpapasalamat na may mga ngaral na katulad ng mahal natin na pastor, mga kapatid natin rito na prepare lagi. At na, so, tinarito tayo sa pulpit ang pakaramdam natin ang sinisigaw nila is stay in the line. So, sa ting nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito yung nagpapa-stay sa line. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Dadako na po tayo sa ating panalangin para sa prayer meet, mga prayer para sa mga prayer request. Amen. Praise God. Thank you, Lord.
I-open na po tayo para sa pagpapasa ng ating mga panalangin. Lagi po natin isama yung mga kapatid natin na hindi natin nakakasama sa pag-Tuesday. I do believe lahat sila gustong kumarito pero may mga circumstances kasi. At yung mga kapatid din natin na katulad nila, Brother Danny, na gawa ng trabaho at napapalay sila sa kanilang pamilya, sama lagi natin sila sa prayer. Amen. Prayer request ni Sister Tita. Dalangin ko po sa ating Panginoon ang aking mga na hindi ko masyadong mabasa. Hipuin ng Panginoon na makilala sila at maglingkod sa ating Panginoon bago siya dumating. Dalangin ko rin po sa ating Panginoon na pagalingin nawa ang pananakit ng aking spinal cord. Amen. I do believe lahat tayo may mga panalangin sa ating mga puso. Maaari po natin itong ipanalangin na panandali. Amen. Amen. Praise God. Mari ba nating awitin yung Because He Lives? Can you all stand up para sa panalangin ng prayer request as we call Brother Rolly? Because He Lives. And because
Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Praise God. Panginoon namin Diyos Ama na mga pangyarihan sa lahat na may likha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakilanman. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ama, Lord, kayo po ay muling nagpapasalamat lang sa dakilang pribilehyo, Lord, na maging bahagi ng banal mong gawain sa gabi pong ito, Panginoon. At ganyan din sa dakilang pribileyo na makapakinig na inyo pong mga salita. Salamat po, Lord God, sa pagpapala. Salamat sa kagalakan at karagdagang langis sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat din sa pribileyo na kami po yung makalapit sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin. Lord God, salamat, Panginoon, na Lord, hindi niyo po ito pinagkait sa amin, kundi meron po kaming open access, Panginoon Lord, sa inyong po mga pangako. Lord God, salamat at Panginoon, narito ang mga prayer requests ng iyong mga anak. Panginoon, sa aming kapatid, Sister Tita, sa kanyang pananakit, Lord, ang likod. Ama, kayo po ang siyang humipo nito, Panginoon, at ipagkaloob sa kanya ang lubos sa kagalingan, Panginoon Ama. Ngayon din, Lord, ang aming kapatid, Brother Manny, na lubos niyo pong pagalingin, Panginoon, ang kanyang paa, ang kanyang pagiging diabetic, at ngayon din, Lord God, ang ulcer sa kanyang sikmura. Panginoon, Lord, ito po'y mga abnormalities, Panginoon, sa kanyang katawan, at kami po'y sumasampalataya na you're able, Panginoon, na ipanimbalik ito sa original, Panginoon, na kalagayan. Panginoon, kayo po ang siyang magkalob sa kanya ng lubos sa kagalingan, Panginoon. Lord, salamat at ganyan din sa aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Lord, kayo po ang umabot sa kanila. Panginoon, Lord, saan man sila naroon, hindi po kayo nalilimitehan ng distansya, Panginoon. Ama, kayo po ang magkaloob sa kanila ng lubos sa kagalingan. Lord, ganyan din ang aming kapatid, Sister Hannah, sa kanyang pananakit ng kanyang paa. Lord, kayo po ang siyang umipo nito, Panginoon, Lord, at magkaloob ng lubos sa kagalingan. Lord, by your stripes, we're healed, Panginoon. At ito po'y pinagaling niyo na, Panginoon, at inyo pong ipinako sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Ama. Lord, salamat. Ganyan din sa mga spiritual naming kalagayan, Panginoon. Lord, sino man po ang may panghihina, Lord, ng pananampalataya. Ama, kayo po ang author and the finisher of our faith, Panginoon. Ama, kayo po ang nagkalob sa amin ng pananampalataya. At kayo po yung sumasampalataya, Panginoon, Lord, na kayo po ang may kakayanan din na punuan ito, Panginoon Lord, at panumbalikin ang aming mga pagningasin ng aming mga ilawan, Lord, at patuloy na maglingkod sa iyo, magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ama, sa lahat ng aming kapatid, Lord, na nangihina, kasama man namin ngayong gabi, at hindi man, Lord, kayo po ang siyang umabot sa kanila, Panginoon, Ama. Salamat po, Panginoon, at sa mga pangailangang material, Lord, mga nangailangan ng trabaho, nangailangan ng negosyo, at mga munting mga pagkakakitaan, Lord. Kayo po, Ama, ang siyang magbigay sa amin ng blessings. Panginoon, makahanap kami ng trabaho na angkop para sa amin, Panginoon, at ganyan din mga negosyo, Lord Jesus. Ama, salamat sa inyong mga pangako. Tunay nga po, Lord God, na ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang inyong mga salita kailanman ay hindi lilipas, Panginoon. At kaya po naming panghawakan ito, Panginoon, Lord, hanggang sa huling sandali ng sanlibutan ito, Panginoon. Ama, salamat. Mauwi ang lahat ng kapurihan. Salamat sa katugunan, Panginoon. At ikaw po ang siyaming may taas. Mabigyan ng kapurihan sa mga prayer requests na ito, Panginoon. Salamat po muli.
Sa pangalan po ni Jesu Kristo. Amen. 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 Mari na po tayong makaupo at dadako na po tayo sa tithes and offering. Pwede ba natin awitin yung give thanks? Sa ating closing prayer sa pag-pray na rin ng tithes and offering. Holy Lord, makalangit na Ama, o Diyos na may lika ng langit at ang lupa. Lord, maraming salamat Panginoon sa aming mga napakinggang mga salita, Lord God Ama. Dalangin po namin na ang mga binhi Panginoon at ihasik Panginoon ay tumanim sa aming puso, Ama. At ito'y maging buhay namin, Lord God. Ama, patuloy namin na dinadalangin namin sa aming mga puso, Ama, na Lord, yung mga salita, Lord God, ay isulat niyo, Lord, sa aming mga puso, Ama, upang ito'y maging buhay din namin, Lord God. Ama, dalangin namin na mga salitang napahinggan, Ama, ay maging kalakasan, Ama, sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Lord God, Ama. At Lord, ay ihanda niyo kami, Panginoon, Lord, sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Lord. Ama, dalangin po namin ang mga manggagawa, Ama, ang sa darating Panginoon na Asian Minister, Panginoon, Lord God, Ama. Lord, Ikaw, Panginoon, Lord, ang mag-equip, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, Ama. Lord, na maging successful, Panginoon, ang darating ito, Lord God. Ama, dalangin po rin, Panginoon, ang pag-uwi namin, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, siyang mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa mga sasakyan, Lord God, na gagamitin, Ama. At Lord, dat na namin, Ama, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na may ngiti sa labi, Ama. At Lord, dalangin din namin, Ama, ang tithes and offering, Lord, Ama, ang mga naghandaan ng kaloob, Ama,
Dalangin po namin na ikaw, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng siksikliglig, Ama. Ama, hindi kami makapagbigay, Ama, kung hindi ka, Lord God, nagbigay sa amin, Lord God, Ama. Kaya, Ama, ibinabalik lamang namin sa iyo, Panginoon, ang iyong ibinigay sa amin, Lord God. Ama, maraming salamat, Panginoon, Lord. At maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik lamang namin sa iyo, Lord. Lahat ng kapurihan, kalatian, sa dakila at sa mga pangyarihan mong ngalan, Lord Jesus Christ. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Mari ba natin awitin yung I Love This Family. To be a part of this great family. I love this family of God. So close, they knitted into one. They've taken me into their heart. And I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family.